Napaiyak na lamang si Rachel sa labis na pag-aalala sa kanyang mag-iisang taong gulang na anak na nasa kritikal na kondisyon dahil sa dengue. Natatakot po ako, lalo na po ngayon na 30 na lang daw po yung ano niya, yung platelet po niya. 6 na araw na ring nakaratay sa provincial hospital ang 2 taong gulang na anak ni Mercy. Magdamag din po siyang grabe yung lagnat, nagti-39 pataas po. Pinakamababa po niya is 38. Nung unang dating po talaga niya dito, halos nangingitim siya. Kabilang ang mga anak ni Rachel at Mercy sa tumataas na kaso ng dengue sa Occidental Mindoro. Sa tala ng Provincial Health Office, mula January hanggang July 16, 2022, umakyat na sa 1,126 ang tinamaan ng dengue. Mas mataas ito ng 1,209% kumpara noong nakaraang taon. 7 na rin ang namatay. Mga bayan sa Blayan, San Jose, Santa Cruz, Mamburao, Kalintaan at Rizal ang may pinakamaraming kaso ng dengue. Dahil nga walang pasok, siguro meron din po mga breeding places doon na sa school na hindi na-address. Then marami din pong halaman ang ating mga bahay-bahay ngayon. So breeding grounds din po to for mosquitoes. Idineklara na ang dengue outbreak sa Occidental Mindoro. Naglagay na ng mga dengue ward ang mga ospital. Nanghihingi po sila ng augmentation for the purchase of test kits, the NS1 or Dengue Duo. Meron pa naman po, kaya lang nagpo-project sila na with the number of cases, baka maubusan sila and through the procurement process, baka matagalan. Posibleng magdeklara na rin ang sangguniang panlalawigan ng state of calamity. Kailangan din ng state of calamity para yung ating mga pondo sa quick response ay magamit natin. Inatasan na ang mga bayan at barangay na paigtingin ang paglilinis sa kapaligiran para mapuksa ang mga lamok. Higit 2,000 na rin ang naitatalang kaso ng dengue sa Laguna na pinakamarami sa Calabarzon Region. Isa ang Santa Rosa City sa nakitaan ng pagtaas ng dengue cases kaya puspusan na ang paglilinis na isinasagawa. Talaga naghahanap yung City Health Office natin, yung sanidad natin, even the Disaster Risk Reduction Management Office natin yan, meron palang hanap kidikit eh. Gusto ko lang gawin is e-mapping kung saan at sino yung affected. Na galing ba doon sa community nila, sa barangay nila, or galing ba sa workplace. Mataas din ang kaso ng dengue sa mga lungsod ng San Pablo, Calamba at Cabuyao. Sa tala ng Department of Health, mas mataas ng 83% ang mga kaso ng dengue ngayong taon kumpara noong nakaraang taon, kung saan 65,190 na kaso ang naitala mula January 1 hanggang July 2. Samantalang 274 na ang namatay sa loob ng 6 na buwan sa buong bansa. Dennis Dato, ABS-CBN News.